Konnichiwa guys, konnichiwa. Ako po si Michelle De Los Santos. At kung nakikita mo ko sa screen mo, kayo po ay nanonood ng Keto Chang Channel. Kung mapapansin niyo po yung likod natin is walang masyadong design. Para ano, ganyan lang. Para makapag-focus po kayo sa ating video natin today. Sa akin lang kayo titingin at yung sasabihin ko lang papakinggan nyo dahil ang video po natin for today is tutorial video. Ano ang ituturo ko sa inyo ngayon? Tignan nyo muna to. May napapansin po ba kayong bago sa channel ko? O wala? O meron? Isa pa, tingnan nyo ulit. Napansin nyo ba? Parang hindi nyo naman napansin. Sige na nga ako na nga magsasabi. Yung channel ko ay mayroon ng channel art banner. Oh, di ba? Sa ilang buwan kong pag-YouTube, ngayon ko lang po naisipan na gumawa niyan. YouTube channel art banner. Oh, ano ang channel art banner? Ang channel art banner, ang nagsisilbing cover photo nyo, parang sa FB, di ba sa Facebook meron tayong cover photo, yung profile picture nyo, tapos yung cover photo, yung pahaba. Parang yan po yung magsisilbi nun. Sa YouTube meron din po, yan po yung channel art banner. So, bakit muna mahalaga ang YouTube channel art banner? Ang channel art banner, ang unang nakikita ng viewers nyo kapag nagpunta sila sa page nyo, nagpunta sila sa channel nyo, yung kagad yung makikita nila. So, pag sa YouTube channel nyo, yung channel art banner nyo, nilagyan nyo ng lifestyle o kaya makeup tutorial. O yung mga mahilig sa makeup tutorial, possible na mapasubscribe nyo, di ba? So, yon. Pangalawa, pag may channel art banner ka, yung channel mo, yung YouTube channel mo, medyo professional ang dating. Medyo professional ang dating, may possibility na mag-grow pa yung channel mo dahil sa channel art banner. So, pumunta na tayo sa mga tanong. Sagutin natin yung mga tanong. Ano ang kailangan natin sa paggawa ng channel art banner? Sa paggawa ng channel art banner, kailangan natin ng channel art template. Saan ako makakakuha ng channel art template? Pumunta ka sa Google, ganito. Pumunta po kayo sa Google. So, ayan. Tapos, i-type nyo doon or i-search nyo channel art template. I-search nyo channel art template. Ayan, lalabas na po yan. Pipiliin ko yung pangalawa. Isa, pangalawa. Ayan, kukunin ko. Paano ko yan isi-save? Paano ko yan i-download? Diinan nyo ng matagal. Lalabas dyan, save image or yung may download image sa iba. So, i-click nyo yung save image. Papasok na po yan sa gallery nyo. Pangalawa, kailangan natin ng background. Saan tayo makakakuha ng background? Babalik po ulit tayo sa Google. Sa Google, itatype or search nyo po background. Yan. Background, okay? Marami po dyan. Meron dyang, pwede gamitin mo yan. Gamitin mo to. Kayo na po bahalang mamili kung ano yung gusto nyo. Marami dyan eh. So ako, kunwari, pipiliin ko to. Gusto ko tong kulay na to, pinili ko yan. So, ganun ulit. Didiinan ko yan. Para ma-download ko yan, didiinan ko. Lalabas ulit yung save image. Kiklik ko yung save image. So, nandun na po yan sa gallery ko. Ngayon, eto na. Gagawa na tayo. So, para makagawa tayo, ang application na gagamitin natin ay ang PixArt. So, paano ako magda-download ng PixArt? Pumunta po kayo sa App Store. So, sa App Store, i-type nyo or i-search nyo PixArt. PixArt. So, lalabas ang... Ayan, ako kasi meron na po eh. Kaya open ang lumabas sa akin. Download nyo lang. Ayan po yung itsura ng PixArt.
Pag pinindot ko yung PicsArt, ganito ang lalabas. So ayan, pindutin nyo yung plus sign. Pag pinindot nyo yung plus sign, kukunin nyo na yung channel art template na dinownload nyo kanina. Di ba may dinownload tayo kanina? Kukunin nyo yun. Kukunin nyo yan dahil ito ang una nating ilalagay. Ayan, nakikita nyo na. Guys, nakikita nyo ba yung white background na yan? Sa loob ng white background na yan, kayo pwedeng gumawa ng banner. Kung baga, yan ang guide natin. Yang white na yan, ang safe area kung kayo ay maglalagay ng picture. Maglalagay kayo ng text para sa banner nyo. So kapag nakuha nyo na ang channel art banner nyo, i-click nyo yung add photo. Para mapunta ka sa gallery na sa gallery natin, kukunin natin yung background ngayon na dinownload natin kanina. Yan, ito yung napili ko. So click mo ulit yung add. Add photo, tapos ayan yung background na napili ko. Huwag nyo munang pipindutin ang apply or check. Punta muna tayo sa opacity. Ayan yung ano ang opacity. Ginagamit ang opacity para linawan o labuan ang isang larawan. Lakihan nyo muna yung background nyo para makita nyo. Para madali para sa inyo. Ayan. Lakihan nyo sinlaki ng ating channel art template. Okay lang yan. Yung opacity nyo na nasa 100, babaan nyo ngayon. Ayan, di ba nakikita nyo yung background sa likod? Yun yung safe area natin. Mahalaga yan yung magsisilbing guide natin. Kaya binababaan. Ayan, ako mga dyan lang, 60, mga 70. Ayan. Okay na sa akin to. Pakitang-kita ko. So, ayan. Siyempre plus, tas pindutin nyo yung text. Type ko na yung aking channel, Kato Chang channel. Ayan. Pwede nyong palitan yung kulay niya, tsaka yung font niya kung ano sa gusto nyo. Color. So, pinalitan ko siya ng black para readable. Papalitan ko din yung font niya, ng font na gusto ko. Pwede nyo ding baguhin ang size. Ayan, depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Baguhin nyo yung size, ilagay nyo sa pwesto kung saan nyo gustong ipwesto. Ako dito ang gusto ko pa kasi maglalagay pa ako ng pictures sa gilid. Ayan, bahala kayo kung gusto nyo unahin yung pangalan o gusto nyo ilagay yung picture nyo. Ngayon, maglalagay ako ng picture ko, diba? So, pili ako dito. Anong gusto kong picture. So, itong photo na to ang napili ko. Pag nakapili na kayo ng photo nyo, pindutin nyo yung add. Ayan, lalabas siya, diba? I-adjust nyo ngayon yung size. Ako dito, gusto ko siyang ilagay dito sa may kaliwa. Ayan, i-adjust nyo yung size. Ayan. Ganyan. Diyan, okay na ako diyan. Kung gusto nyo dagdagan ng sticker, pindutin nyo yung sticker. Maglagay kayo ng social media logo nyo, pwede rin. So, i-type nyo yung social media logo dun sa sticker. Kunwari, meron kayong Instagram. Kunwari lang to, ha? Yan, pinindut ko yung Instagram. Lalabas yan dyan. Liitan nyo. Adjust nyo ulit yung size. Ganun at ganun lang. Pagkalagay nyo yan, dito ko na lang siya lalagay. Yan, okay na ako dito. Tagal. Yan, tapos ilagay nyo yung pangalan ng Instagram nyo. Anong gamit nyo sa Instagram na account? Account name nyo. Ayan, kunwari ako michelle.ig. Halimbawa lang to, ha? Hindi po yan ng Instagram ko. Ayan, papalitan ko ulit yung kulay ng red para kitang-kita. Palitan ko din yung font, yung medyo sexy kasi parang yan, sa ibaba, yan po yung gumagalaw, yan po yung font. Itong gusto ko yung sexy. Yan. I-adjust nyo ulit. I-position nyo ulit siya. Yan. Diba? Ganyan lang. Bahala kayo, nasa inyo yun.
dadagdagan ko dahil may Facebook account din ako, idadagdag ko ang yung Facebook ko. Kunwari ito, click ko to. Ito, Facebook. Yan. Tapos, i-type nyo ulit yung okay na ako dyan. Pag okay na kayo dyan, type nyo ulit yung, pindutin nyo yung add, ayun yung plus sign sa gilid sa baba. Lagay, tas click nyo yung text. Ilalagay ko, kunwari, ang Facebook account name ko is Michelle De Los Santos. Papalitan ko ulit ng kulay para readable. Ayan, adjust nyo lang ulit sa tabi ng Facebook nyo para malaman na yun yung Facebook account nyo. Dito ko siya sa taas. Ayan. Tapos ayan na siya. Nakikita nyo yung, bago nyo pindutin yung apply sa taas, balik nyo sa opacity. Nakikita nyo yung opacity, yung kulay blue-green. Pindutin nyo yung opacity, ibalik nyo siya sa 100. Balik nyo sa 100. Ayan, pag nasa 100 siya, nakita nyo, natanggal yung white na background sa loob kanina. So, ready na yan. Nakikita nyo sa kanan, sa taas, may nakalagay na apply. Pindutin nyo yung apply. O, sa taas, sa kanan ulit, may nakalagay na next. Pindutin nyo yung next. Yun ay kapag okay na kayo. Sa akin kasi okay na to. So, pipindutin ko na yung next. Kapag pinindut ko yung next, sa akin okay na yan. Simple lang. Pag pinindot ko yung next, lalabas to. Ako kasi save. Pero kung gusto nyo i-post sa Facebook nyo, pinito nyo yung post. Ako kasi save lang. Pag sinave ko yun, ayun na yun. Nasa gallery na yun. So, na-save ko na. Paano ko naman siya ngayon ilalagay sa face sa YouTube ko? Sa YouTube account ko. Ganito naman yun. Pinito nyo yung done para matapos yan. So, nakasave na ha. Ilalagay naman natin ngayon sa ating YouTube account. So, pumunta ka ulit ngayon sa Google Chrome. Mag-sign in ka sa account mo. Pindutin nyo yung sign in. Sa akin kasi automatic na pinindot ko yun, lalabas yan eh. Lalabas ka agad yung YouTube channel ko, yung account ko. So, izo-zoom ko para makita nyo. Ayan. Pindutin nyo sa kanan yung pangalawa, sa baba. Yan yung channel customization para mapunta kayo doon. Pindot nyo yun, ganito lalabas. Ganyan. Pag lumabas na yan, pindutin nyo yung gitna, yung branding nakalagay. Pag pinindot nyo yung branding, lalabas naman to. Lalabas yung banner image, i-click nyo dun sa upload. Pag kinlik nyo yung upload, yan, nilakihan ko para makita nyo. Pag kinlik nyo yung upload, click ko, lalabas dyan ang photo library. Yan, so yung photo library, dun yung mga pictures nyo, yung sa gallery, pinutin nyo yun. Hanapin nyo ngayon yung ginawa nyo kaninang channel art banner. Ayun, diba? Ito yun, oh. Yan. Ito yung ginawa natin. So, choose. Pinindot ko yung choose. Tapos, ayan. Kung nakikita nyo, ayan na siya. Pindutin nyo lang yung, kung okay na kayo dyan, wala na kayong pagbabago, viewable on TV, viewable on desktop, pindutin nyo yung done. Viewable on all devices. Okay na ako, pindutin ko yung done. Ayan, nag-a-upload yan. Pindutin nyo muna yung publish. Siyempre, pindutin nyo yung publish. So, nandun na po yan sa ating YouTube channel. Tignan natin ngayon. Oh, ayan. Ayan, oh. Nakikita nyo ba? Sa desktop, sa iPhone, ganyan. Oh, sige. Tingnan ko sa YouTube ko, ha. Punta ako sa YouTube ko. Okay, your channel. Ayun na siya, oh. Nakikita nyo ba? Yay! Ganyan na yung kalalabasan niya. So, meron na tayong YouTube channel art banner. At kung nagustuhan mo ang video na to o may natutunan ka sa video na to, pakibigyan mo naman ito ng like. At please subscribe sa mga hindi pa nakakasubscribe. At syempre, mega love shoutout sa aking Mami Engkay's Home and Garden na nasa Jacksonville, Florida, USA na napaka-supportive.
Kung susuportahan niyo si Mami Engkay, guys, hinding-hindi kayo magsisisi dahil napaka-supportive niya. Nanonood po talaga siya ng mga videos. Hindi lang basta nagsasubscribe, may watch hours din po kayo kay Mami Engkay. Siyempre, kay Lolo Jun po, Maruto Iwate Jun Sampo. Laging arigato, Lolo Jun. Thank you so much. Maxine and Pani Vlogs. Gusto ko rin pong ihingi ng suporta, Mr. Chrissy Mix Official, yung mga lagi ko pong nakikita sa aking comment section, kay FGC Family, kay Miss Aya Hill, hello po, at Jen Jen Kawai, at kay Chef Tot TV, yung mga hindi ko po nabanggit, sa susunod po na video ko ang shout out. Thank you so much. Thank you for watching.